Relasyon ng Pilipinas at Japan sa pagbisita ni na Japanese Emperor Akihito at Empress Michiko sa bansa. Itong inihayag na Malacanang sa 5 araw na state visit ng imperial couple na magtatapos bukas. Naritong report ni Weng de la Fuente. Magtatapos na bukas, Sabado, ang matagumpay na 5 araw na state visit sa bansa ni na Japanese Emperor Akihito at Empress Michiko. Bago magtanghalian ang lipad pabalik sa Japan ni na Emperor Akihito at Empress Michiko. Kung paanong sinalubong sa kanilang pagdating ay pangungunahan din ni Pangulong Noynoy Aquino ang send-off ceremony sa Japanese royalties. Bukod sa pagpapalalim sa 6 na dekada ng pagkakaibigan, sinabi ni Communication Secretary Sunny Coloma na mas pinagtibay din ang nasabing bisita ang strategic partnership sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Kaya't sa lahat ng larangan, ang Japan ay talagang tumitindig bilang strategic partner at ang pagdalaw ng kanilang emperor at empress ay nagpatibay at nagpatatag pa ng higit sa relasyon ng dalawang bansa. Bukod sa welcome ceremony sa Malacanang noong Miyerkules na sinundan ng pagipagpulong kay Pangulong Noynoy Aquino at state banquet sa Malacanang, nagpugay si Emperor Akihito sa mga bayani ng Second World War. Nag-alay rin ito ng pagpupugay sa bantayog ni Dr. Jose Rizal Saluneta. Binisita ni Emperor Akihito at Empress Michiko ang International Rice Research Institute sa Laguna, gayon din ang headquarters ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Taguig. Original sanang bibisitahin ng royal couple ang Women's Center ng ahensya, pero interesado umano si Emperor Akihito na malaman ang pagtuturo ng Nihongo sa TESDA kaya't pinuntahan ang Language Skills Institute ng ahensya. Para sa Eagle News, Weng de la Fuente, M1 with 25.